Hello mga ka-G-Lovers, may isishare naman ako sa inyo na bagong tutorial kung paano ayusin itong ganitong problema ng isang LED TV Fukuda 40 inches. Problem nito ay biglang lumalabas tapos nawawala. Yan. Sabi na may-ari, mayroon naman daw itong sound kaya lang nawawala yung display. Yan ang nangalamin natin mamaya. So wala talaga siyang display, kahit aninagan mo siya ng ilaw, wala kang makikitang display. Bali, naka-on pa rin yan. Tingnan nyo, naka-kulay blue. Tingnan natin yung model nito, mga ka-G-Lovers. Pare, ito yung model niya. Yan o, FLE4001DZ o 40 inches na LED TV ng Fukuda. Meron pa itong warranty seal. Tingnan nyo. So, suwerte natin, tayong unang makakaayos ito mga ka-G-Lovers kasi meron pa tong warranty seal. Wala pang nagalaw dito. So, tingnan natin kung kakayanin ba natin tong ayusin or machachambangan natin. So, subukan pa rin natin mga ka-G-Lovers. Butasin na natin to. So, ito, butasin na natin to. Yan, sarap nito mga ka-G-Lovers. Lahat naman ng una ay napakasarap. Joke lang mga ka-G-Lovers. So tanggalin lang natin to, alisan natin ang mga tornilyo, balik tayo mamaya. Basta titingnan natin to mamaya kung anong sira nito. Bali, mag-intro muna tayo mga ka-G-Lovers. Bali, naalisan na natin siya ng tornilyo mga ka-G-Lovers. Medyo marumi siya. Linisan muna natin siya. Bali, siya po yung may-ari natin. Yan, nasa unahan ko. Sabi pati sa akin na may-ari, ang dumi daw. So, natural lang, sabi ko, natural lang yan. Kasi, pag maalikabok sa inyo, talagang papasok yan yung dumi dyan or alikabok. Bali, linisan muna natin to. Medyo malaki yung gagamitin kong pambrush kasi hindi ko naman nahanap o nahagilap yung ginagamit kong brush. So aalamin natin ito mamaya mga ka-G-Lovers. Importante, malinisan ko muna to. Ito yung top board natin, tapos main board, kasama na yung power supply board nyan. Wait na mga ka-G-Lovers, kinukuha ko lang yung pambrush natin pang alis ng alikabok para mas maganda yung pag-repair natin pag walang sagabal na alikabok. So pwede na to, kahit medyo malaki, nakakaalis din naman. Simulan natin sa pag-check ng backlight, pero dura ako mga ka-G-Lovers, hindi sira backlight nito kasi nakita natin nag-iilaw naman siya, tapos nag-blink, tapos namamatay bigla. So second lang yung display, tapos wala na siya. So para makasigurado tayo mga ka-G-Lovers, titingnan ko pa rin kung hindi ba tawag yan, nawawala yung ilaw nito. So, try kong testirin ng backlight tester natin. Tingnan natin kung steady yung supply na lalabas. Ay, yung ilaw na lalabas. Kung hindi siya, mawawala. Pero rude ako, hindi to sa backlight mga ka-G-Lovers kasi lumabas naman yung display kanina. Kaya lang talagang nawala lang. Tusok lang natin. So, tingnan natin ang camera. Wait lang mga ka-G-Lovers. Umilaw na siya. Yun o. Tingnan nyo maigi. Wait lang. Ayusin ko lang na maigi. Yan. Wala nang ilaw yung camera natin.
Yan, nakita nyo ba? Kulay white na yan. Bali, yan yung ilaw natin. Okay naman. Inalis ko na wala na yung ilaw. So, ibig sabihin, good yung backlight natin mga kajilabers. So, hindi naman sira yung backlight natin. Steady naman umiilaw siya. Hindi naman siya namamatay. So, wag na natin yan pagtuunan ng pansin yung backlight. Bali, dito tayo mag-check sa mainboard. Siguro, tanggalin ko muna siguro mga tornilyo nito. Habang tinatanggal ko yung tornilyo nito, magpo-promote ako ng aking channel. Kung bago ka pala sa ating channel, napadan lang at hindi ka pa nakapag-subscribe at nagustuhan mo yung ating mga ganitong ginagawang mga content o ginagawang mga video, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload natin na video. Then, pahit na rin na like button para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng video. Ito, tanggalin muna natin ng tornilyo para matanggal natin yung pinaka-board natin. I-check natin yung sa secondary. Bali, ang gagawin muna natin na technique ay tulad nung ginawa ko nakaraan na video, yung ginawa ko sa Skyward. So, ganun muna yung gagawin natin na technique. Malay nyo, ganun din yung sira. So, alamin natin. Minsan kasi sa mga ganitong lead TV, minsan kadalasan o pare-parehas yung tinatamaan. So, subukan na rin natin, baka yun rin ang tinamaan, magbabaka sakali tayo mga kajilabers, machambahan natin. So, yan yung tinatawag na chamba natin. So, testing tayo mga kajilabers sa proseso na yon, malay nyo. So, sa nakapanood nyo mga kajilabers, alam nyo na kung ano yung gagalawin natin. Pero sa hindi pa makapanood, so ikikwento ko pa rin sa inyo. Tanggalin ko lang muna itong mga clip na to para makabilo siguro tayo. Pero bago ang lahat, check ko muna itong kapasitor. So, kadalasan kasi yan mga kajilabers yung ganyan na mamatay-matay yung display. Kadalasan yan dito sa may mga kapasitor. Ito isa na to sa backlight. Check na rin natin yan. Tapos yung ibang kapasitor dyan. Yun yung mga kadalasan na tinatamaan. Siyempre, mamamatay na yung display nyan o yung iba nagpo-protect na. So, pwedeng nag-abnormal na yung ano natin, yung supply. So, yan yung kadalasan nyan mga kajilabers. So, check ko muna ito mga kajilabers yung ano natin, yung sa may backlight na kapasitor. Tingnan natin kung okay pa ba to. Okay naman siya, 469, 467, almost 470 UF. Ito kasi yung sa backlight natin ay 470 UF, 100 volts. Ito pa yung check natin, 470 UF, mga 16 volts, tapos 470 UF, 25 volts. Yan ang mga dapat kong i-check pa. Bali, try ko naman mga kajilabers kung kaya titikin ng multi-tester natin na hindi ko tinatanggal. Mukhang hindi kaya titikin ng multi-tester ko mga kajilabers. Kailangan ko siguro itong tanggalin yung kapasitor. Alisin ko muna yung parang insulated na plastic dun sa may primary natin para makabuwilo tayo sa pag-test. Pag natanggal nga natin to, tapos na-test natin na wala tayong makuha sa kapasitor, so to troubleshoot tayo dun sa may board sa baba. So, check natin dyan yung mga voltage dyan kung normal ba.
Malalaman natin yan mamaya pag natanggalan natin yung mga kapasitor at natest natin isa-isa. Mukhang hindi talaga ma-detect ng multi-tester pag nakakabit. So, mas maganda siguro tanggalin to. Wala kasi tayong ginagamit na pantis na pang-capacitor talaga na kahit hindi tanggalin, pwede makadetect. So, maobliga tayo mga ka-G-lovers na tanggalin talaga to para makasigurado tayo. Hindi ko kasi ma-detect na tamang value. Alisin ko muna tong sinasabi ko kanina, yung insulated na plastic na nakalagay sa primary. Tanggalin ko na lang siguro yung capacitor nito mga ka-G-lovers. Sana makatsyambang tayo o makatsyamba tayo na dito sa capacitor lang. Pag hindi kasi, mag-check tayo dito sa may board sa may baba. Alamin natin, check natin yung mga voltage dyan. Okay na siguro to. Yan, pwede natin siyang tanggalin. Hindi na aabutin yung plastic na yan kang soldering iron natin. Isa-isain ko lang to mga ka-G-lovers tanggalin tapos isa-isain natin i-test. Mahina pa yung ano natin yung soldering iron kasi yung kwento ko nga sa inyo mga ka-G-lovers na idikit ito sa plastic yung dulo ng soldering tip natin kaya medyo mahina to uminit pero tsagain ko rin double ano kasi to sided na PCB baliktaran yung may solder nito medyo mahirap tong tanggalin. Pero pag maganda yung init ng soldering iron mo at maganda yung tawag niyan, yung higop ng soldering pump mo, talagang tanggal yan. Pero tsasagayin ko pa rin siya mga ka-G-lovers kahit medyo mahirap siyang tanggalin. Medyo mahirap talaga siya. Pag hindi natin nakuha sa santong dasalan, kunin natin to sa santong paspasan. So, alam nyo na yung sinasabi ko, kung paano yung sinasabi kong santong paspasan. Makikita nyo mamaya kung anong gagawin ko sa santong paspasan na yan sinasabi ko. Talaga mahirap. Papaspasin na natin to mga ka-G-lovers. Medyo mahirap talaga. Ganito yung gagawin natin. Hindi tayo mamaya gagamit ng soldering pump. Pag hindi talaga nakuha, ipapaspas natin sa pagtanggal. Talagang ayaw. Ganito na lang yung gagawin natin mga ka-G-lovers. Initin natin yung dalawang pa ng kapasitor. Tapos dahan-dahan natin hugkutin yung kapasitor. Medyo dapat mainit mong maigi baka kasi hugkutin mo na ng hugkutin na hindi pa siya natutunaw yung soldering lid baka mabaklas yung terminal niyan delikado yan kaya dapat siguraduhin yung mga ka-G-lovers na nainit yung dalawang paa o natunaw yung soldering lid bago nyo hugkutin saka yung paa nito nakabalik ko pa so medyo kailangan nyo munang i-straight para madali yung paghugkot o pag alis nyo ng kapasitor pag tanggal. Yan, hugutin lang natin to. Yun, tanggal na siya mga ka-G-lovers. Try natin yung test to mga ka-G-lovers.
Ito yung 470 UF, ang taas naman 5113. Ibig sabihin kung ganyan kataas, grabe na kataas. Ibig sabihin sobra sagod siya. Ang taas niya na 513. Pero try ko yung palitan mamaya. Try ko pa rin yung papalitan. Parang sobra naman sa taas, 513 na kasi. Ito pa, try natin tong hugkutin. Tanggalin na natin yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-Lovers, nasa santong paspasan para madali natin siya matanggal. Basta yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-Lovers, dapat nyong initin yung dalawang paa, matunaw yung soldering line bago nyo hugkutin. Huwag kayo basta-basang maghugkot dyan, baka kasi madama yung terminal o matanggal yung terminal. So dahan-dahan lang. Hindi ko recommended to sa mga hindi masyado gamay yung ganitong pagtatanggal, baka kasi masira nyo yung board. Kaya sa mga professional na minsan na gamay na yung ganitong pagtanggal, okay lang. Pero sa mga baguhan, hindi ko recommended na gawin nyo yan ganyan. Tsagain nyo na lang na soldering pump, baka kasi masira nyo yung board, mas lalo kayong mahirapan. Pag natanggal kasi yung terminal nyan, susuyo rin mo yan kung saan yung connection nyan. So test natin yung itong isang capacitor na to. Okay, 483, almost malapit to sa 470. Okay to, katanggap-tanggap to mga ka-G-Lovers, ganitong value. Yan, 480 to. Yung isa pa, tanggalin natin mga ka-G-Lovers. Meron pa akong nakita ditong isa pa. Ito yung 330, itong kulay brown, 330 UF. Tanggalin natin. Sana makuha natin dito sa capacitor. Kasi pag hindi natin ito nakuha sa capacitor, medyo mahirapan tayo. Chi-check tayo dun sa may baba ng board. Isa-isay natin yung mga dapat natin i-check na voltage. Yung mga BGL, BGH, chi-check natin. Ito yung 330 UF. Try natin testingin. Yan, 330 UF. Testingin natin. Pag tinignan nyo, parang okay naman, wala namang problema. Pero testingin pa rin natin siya. Plain na plain pa siya. Ay, naku po mga ka-G-Lovers, nakuha rin natin. Ito yung problema niya. Yung 330 natin ay naging na lang 166. So, ibig sabihin, sira na to, drop na. So, yan o, 197, 194, 169. Nagda-drop na siya. So, yan, nakita nyo. Ito yung tinatawag natin na hidden Mitsurugi. Eh, mali pala. Joke lang mga ka-G-Lovers. Hindi pala hidden Mitsurugi. Ito yung tinatawag natin na hidden problem o nakatagong problema. So hindi natin makikita kasi tingnan nyo, okay na okay yung capacitor. Yung pagka ano nya, hindi naman lumubo. Malinis naman. So nakatago lang. Kailangan mo talaga ng Byakugan or talagang ititest mo bago mo siya makuha. So, try ko na itong palitan mga ka-G-Lovers para sigurado ako. Palitan ko na itong tatlo. Mura na lang naman itong mga kapasitor na to. Yung isa kasi, medyo sobra sa taas na yon. Yung isa naman, nasa tama pa naman. Pero, palitan ko na para lahat na palitan ko na dito sa may tabi-tabi na itong mga kapasitor. Para wala na tayong tawag niyan.
yung pagdududahan kasi napalitan natin lahat. Ito yung isa, oh, na good natin. Try ko sanang ibalik pa to, kaya lang napag-isip-isip ko mas maganda siguro kung palitan ko na siya. Ito lang naman yung nakita natin na parang good talaga, pero para sigurado tayo hindi na madamay-damay yung ipapalit natin na bago, so try ko na rin tong palitan para sigurado na. Ito lang yung nakita natin na bago, mga ka-G-Lover. Ay, bago. Mali naman yung sinasabi ko. Ito yung nakita natin na ano, na good lang. Pero palitan ko na rin yan. Itong tatlo na to, palitan ko na siguro to para sigurado na tayo. Di pa naman tayo pala sigurado. Kasi hindi pa naman natin pala natitesting. So, malalaman natin yan mamaya pag natesting natin. Kung gagana na ba siya, kasi pag hindi yan gumana o hindi tumuloy yung display o ganun pa rin siya, nako po, problema talaga yan. Magchi-check tayo dun sa may baba ng board. Yung sinasabi ko sa inyo, i-check natin yung mga voltage dyan. Pero baka sakali tayo, malay nyo. Pero duda ko, mga ka-G-Lovers, baka dito na, kasi may nakuha tayong napakababang microfarad na value. O yung 330 natin nasa 160 plus to 190 plus na lang. So ibig sabihin, grabe na yung binaba ng parad nya. So malay natin, mga ka-G-Lovers, dito lang yung problema sa tatlo na to. Ay dalawa pala, kasi good yung isa, pinalitan ko lang ng ano, ng bago. Para kasi makasigurado ako, palitan ko na tong tatlo na to. Yung dalawa talagang may problema na, tapos yung isa ay okay naman. 50 volts na yung pinalit ko, mga ka-G-Lovers. Wala akong available na ganito, 330 UF 25 volts. Ay, 35 volts. You know, 330 UF 35 volts. Pinalit ko na 50 volts kasi wala akong pampalit. Kabit lang natin ito, mga ka-G-Lovers. So hindi ko na rin to pa-fast forward, mga ka-G-Lovers, para step by step nyong makikita kung paano natin siya ayusin. Pasensya na kung medyo mahaba yung video natin. Mukhang mali yung kabit ko ng isa, mga ka-G-Lovers. Hindi yata dito yung ito 330, dun yun sa kabila. Palitan natin, ibalik natin yung isa. Ito, mali yung kabit ko. Sige na, mga ka-G-Lovers, mali pala. So dito yung 470, tapos dun sa nakahiwalay yung 330 dito. Yan, dito yan. So, resolder lang natin to. Habang nag-resolder tayo, mga ka-G-Lovers, promote ulit ako ng aking channel. Kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi ko yung updated sa mga ina-upload natin na video. Then, pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating ginagawang mga video. Maraming salamat sa inyo sa lagi nyong panunood at pagsubaybay sa ating channel. Sana makatulong ako sa mga ganitong ano natin, mga trouble o sa mga gagawin nyo. At least meron kayong reference kung paano natin siya ayusin. At meron kayong idea kung paano natin siya ngayusin. At least, kahit hindi masyadong 100% na magkapareho yung ano natin, yung tawag yan, yung trouble, at least meron kayong idea. O meron na kayong konting idea, o meron na kayong information kung paano siya i-check o paano siya ito troubleshoot. Bali, natapos na natin siyang may resolder. Lilinisan ko na lang siya para matuwa naman yung customer. Linisan lang natin para maganda naman yung dating. Parang gwapo yung dating.
Okay. 'Di ba? Ganda ng tingnan pag malinis. Wala yung mga parang mga plaques-plaques dyan na konti. Yan, tinitingnan ko pa siya ng maigi. Kung may mga tilamsik na soldering lid, wala naman. So, okay na siguro to. Try natin tingnan mga ka-G-lovers kung gagana na ba. Pag hindi gumana, mati tayo nyan. Chichik tayo dun sa may board. Testing muna tayo. Siguro lagyan ko muna siya ng isang tornilyo para hindi gumalaw. So, kabit lang natin yung indicator light natin tapos yung mga switch natin para makapagpindot tayo. Pati na rin tong sa speaker siguro, kahit hindi naman kailangan muna. Kabit ko na rin. Kahit magtitesting lang tayo, kabit ko na rin siya. Okay, hanapin ko lang yung tamang pwesto nito. Tapos lagyan ko ng tornilyo. Yan po yung may-ari natin mga ka-G-lovers. Nag-aabang siya na sana maayos na yung TV niya. Sabi niya pala, almost 2 weeks yata yung pagkasabi niya sa akin. Nasira to, naka-standby. Sabi niya, nanonood daw ng balita yata yung asawa niya. Bigla lang ganun, nawala ng display. Tapos meron tirang sound. So, testing tayo mga ka-G-lovers. Yan, okay na siguro yan. Yan, pwede na yan. Plugin na natin. Yon, may indicator na kulay red na. Pindutin natin yung power button. Mahirap lang siyang pindutin. Pero yan, okay na. Nag-blue na siya. So, tingnan natin yung ilalim. Ayun, mga ka-G-lovers, kita nyo, may blue na. Wow. Ang galing. Ang galing. Ang galing, diba? Yun, gumana na siya. Dahil lang dun sa isang kapasitor na yon, ay dalawang kapasitor na yon nasira. Kaya nagkaganon yung display natin, nawawala. So, apektado talaga pag may tama yung mga kapasitor. Kaya lagi nyong i-check yung kapasitor, mga ka-G-lovers. So, tingnan natin kung may information kung buo yung display. Tingnan natin. Wait lang ha. Pinawakan ko lang sa may-ari yung TV. Yan. Yan, okay. May nakalagay na no channels. May is pala, no channels. So, okay na ito mga ka-G-lovers. Lagyan ko lang ito ng mga tornilyo. I-fix ko muna. Tapos, titingnan pa natin siya mamaya pag nalagyan natin ng mga tornilyo. Para makasigurado tayo na. So, i-fix lang natin ito mga ka-G-lovers. Balik tayo. So, pwede ko na itong skip kasi gumana naman. So, ito. Tapos ko na siyang nalagyan ko na siya ng mga tornilyo. Ito na yung output natin na ginawa. So, okay na siya. So, mga ka-G-lovers, sana meron naman kayong natutunan sa bago natin na tutorial. So, pasensya na kayo sa medyo hindi masyadong makita yung display kasi mayroon pa siyang plastic. Ito hindi pa tinatanggal ng may-ari. Sabi na may-ari, yan, hindi pa nila inaalis yung plastic. Pamprotect daw sa gas-gas. Ito, itong plastic na to. Ito, may gas-gas nga siya ng konti. So, okay na to mga ka-G-lovers. Thank you very much. Maraming maraming salamat.